Magkakasamang nagdiwang at sumamba ang mga Adventista sa distrito ng South Occidental Mindoroan sa idinaos nilang praise program sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Kasunod nito'y sumailalim sa basic level training ang mga Sabbath School leader sa distrito sa pagsasanay sa pangunguna ng South Central Luzon Conference at Mindoro Satellite Field, ang balitang hatid ni Myra Jim Tanyelo. Nagsama-sama ang mga iglesia ng South Occidental Mindoroan para sa isang district praise program na ginanap sa San Jose Seventh-day Adventist Church at Sabbath School Seminar na ginanap naman sa Kaminawit SDA Church. Ang district praise program ay dinaluhan ng mga kapatiran ng South Occidental Mindoroan at ilang manggagawa ng South Central Luzon Conference, kung saan isa sa mga naging guest speakers ay si Pastor Joel Romero. Ating isinasagawa ang ganitong district year-end praise fellowship upang alalahanin, gunitain kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay. At katunayan nga po, nagtatapos na taong ito, ay ating nakita kung paano pinagpala ng Diyos ng lubos ang kanyang iglesia. Nagkaroon din ng paglilikom ng sobre at alkansya na ipinamigay sa bawat pamilya para sa gawain ng ating Panginoon na umabot sa 138,545.10 pesos. Kinahapunan ay nagkaroon ng mini concert kung saan nagbigay papuri at pasasalamat ang mga kapatiran sa pamamagitan ng pag-awit at pagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Magpapasalamat ako sa Diyos kasi pinayagan niya makapag-retire na ako sa government service. Pinagpapasalamat ko, naka-uwi na ako dito sa Occidental Mindoro, dito na ako nakatira, kasama ko na yung family ko, nakakasimba na ako dito lagi dito sa Adventist Church, makakapag-report na siguro ako na gusto. Kaugnay sa mission na I Will Go, nagsagawa na isang facilitators equipping program, basic level ang distrito sa Kaminawit SDA Church. Naging tagapagsalita nila rito sina Pastor Santi Eranista, ang Sabbath School and Personal Ministries Director, at Pastor Neptali Fofue, ang Assistant Director ng Mindoro Satellite Field. Sumuporta din sa gawain ito si Pastor Kelvin Fecas, ang District Pastor ng South Occidental Mindoro 1. Nakita ng pamunuan na ang talagang puso ng iglesia ay ang Sabbath School. At yung Sabbath School na yan, yan po ay mayroong mga pintig na dapat dumaloy. Kaya narito po tayo at atin pong idiniin ang mga bagay nito. Napakahalaga po na malaman ng mga kapatid sapagkat ito po ay appointment sa Panginoon. Dinaluhan ito ng mga Sabbath School Superintendents, Sabbath School Secretaries, and Sabbath School Treasurers, kasama ang iba pang miyembro ng distrito. Dito, nagkaroon sila ng mga bagong kaalaman kung paano magdisipulo at mga bagong pamamaraan upang maging mas maayos ang pagsasagawa ng Sabbath School. Ako po ay masaya at nagpapasalamat na ako po ay naka-attend ngayon sa Sabbath School Seminar at marami akong natutunan. Nakapaloob po dito sa Sabbath School pala yung care group. At sa care group ay malaki yung magagawa nito kung paano maging disciples yung mga members and then sila din ay makareach din ng ating pong mga kapwa at maging disciples din yung ating pong mga kapwa na mailapit din sila sa paanan ng ating pong Panginoon. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.